Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Nagsisihupa na ang mga farm teams. Nauna na ang Blackwater Bossing na 4 na ang talo. Ang Terra Firma naman ay nakalimang olats na. Ang pinakahuli nga ay ang hinandog sa kanila ng pintura na may Bow Belga na naglalaro ng maganda. In fairness kay Bow, mas ramdam mo sa kanya ngayon ang kanyang mga numerong malupit kumpara sa pananakit. Last game ay naka 19 points, 7 rebounds at 8 assists. Sabay sa 3 ay tumutulis. Good sign para sa Rain or Shine dahil nagpapanalo sila at may 4 na panalo nang nailista. Ang NLEX kahit tinalo ng kuya ay nasa pangalawang pwesto pa rin. Matikas pa rin naman itong 5-2 na kartada. Walang bayaning tira mula kay Robert Bolick na nagbigote ng 23 points na may mahihiyaing 6 over 16 sa field at 0 over 4 sa 3. Natsyempo pa ang kalsada sa pagputok ng laro ni Calvin Oftana. 37 puntos lang naman ang ginawa with 12 rebounds at 6 assists sa dikdikang laban, pero ang kagandahan, ang venue ay maraming laman. Kaya naman masarap sa pakiramdam na sa probinsya ay marami talagang nagabang. Kaya siguradong ramdam yan ng mga players na mas naging ganado sa bakbakan. Kaso pagbalik ng PBA sa normalan, balik na naman sa maukulay na upuan. Phoenix kontra Magnolia. Mas unang nakapanambak dito ang gasolina. Gawa yan ang magandang nilaro ni RJ Azul gamit ang matutulis na tira. Bumabato sa 3 kahit na ang bantay ay may hawak na sandata. Ang kagandahan pa, marami sa Phoenix ang maayos ang pinakita. Si Jason Perkins nga ay panay din ang pangangaliwa. Pero sa second half, ang kamanukan ay nabuhayan bigla. Ang pagbubuhat pa ni Mark Baroka ay tumalab. Ang tama ng kape ay nag-aalab. Nakaabante lamang ng 2, pero sa fourth quarter ay dumami na. Panalo ang Magnolia. Best player of the game si Mark Baroka na nagkape ng 27 points kabilang ang 4 sa 3. Ganda din ang nilaro ni Ian Sanggalang na kumaliwa ng 23 points, 9 rebounds at 5 assists. Ilang game na rin na matikas at suwabe ang galawan itong si Sanggalang. Samantala, 10 beats na naman ang performance ng Phoenix. Naubusan na naman ng gas. Nakauna na, pero sa sipag ng Bangkala, sila pa rin ay tinalo. Okay lang, may bawi naman sila sa Pumito. Yung mga chong, gawing mas exciting ang panonood ng PBA at NBA sa pamamagitan ng 1xBet, ang number one online betting and gaming na basic mo lang lalaruin. I-click mo lang ang link sa comment section at gamitin ang registration promo code na BESTVLOG and get up to 6,000 pesos first deposit bonus. Pwede mong gamitin ang available different payment methods gaya ng GCash, GCash Direct at PayMaya. Laro na! But remember to gamble responsibly. Northport kontra Barangay Ginebra. Mainit-init pa rin si Rag. Kumakamada na naman sa 3. First quarter pa lang ay nakakatatlo na. Kaya naman abante ang barangay sa umpisa. Pati nga itong si Scotty ay nakisali pa. Abay dumalawa. Pero sa ikalawang kanto, si Alin Bunanadi naman ang palong-palo. Kaya ang momento may nailipat at nakuha na ng Batang Pier. Ang mga inuhugot pa ni Coach Bonitan ay nagsisiambagan. Kaya hawak na ng Northport ng 10 kalamangan. Si Alin Bunanadi ay nanguna sa kanyang 11 puntos. Si Arvin Tolentino ay nakaka 6 points pa lamang. Pero may 2 ng soplak na isa sa nilamang ng Batang Pier na meron ng 5 butata kumpara sa barangay na wala. Sa Jean si Rafael ay kumanana ng 15 points kabilang ang 5 sa 3. Sa third quarter, palit ulit ng init. Ginebra naman ang pumipilit. Si Maverick Ahanmisi ay lumakas ang tama, nagpanay ang patama, pero masigasig pa rin naman ang Northport Batang Pier. Si Arvin Tolentino ay nilalabas na ang pagka-scorer. Parang gusto nang magtanong kung anong height nyo, brother. Lamang ng 3 ang barangay pagpasok ng huling kanto, pero naging tabla at palit lamang na ang laro. Pero sa huling 2 minuto, napasigaw na ang mga tao. Dahil si Rob Koo ay di patakos sa malayo, nakinombohan ang malupit na salpak ni Jamie Malonzo. Panalo ang Barangay Ginebra. Best player of the game si Rafael Koo na kumamada ng 24 points, 10 rebounds at 9 assists. Almost triple-double at unti-unti na nitong inuukit sa liga ang kanyang pagkasureball. 6 na 3 ang pumasok sa kanyang pinukol. Halimaw din ang nilaro ni C-Stand na bumangga ng 25 points, 17 rebounds at 5 assists. Si Jamie Malonzo ay nagambag ng 14 puntos at nakailang salpak. Ang problema, patakos na lang bigla pang lumagapak. Si Japet Aguilar ay malapit na mag-volleyball. Bakit ang hirap mo papasukin? Nakakainis ka na. Samantala sa Northport, si Arvin Tolentino ang nanguna ng 19 points. Palag naman ang Batang Pier. Tinalo nga lang sa endgame. 5 na panalo ng Barangay Ginebra. Kaya naman happy ang mga tagahanga. Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli. I love rock and roll.